itong mahalaga din, dapat hindi nalalagyan ng pabango. Subhanallah. Kahit ikaw ay nakahijab, nakabaya, maluwag, makapal, nakanikab na, pero gumamit ka ng pabango, nakagawa ka ng haram. Kapag ikaw ay lalabas, ha? Kapag ikaw ay lalabas sa bahay. So dapat walang hindi napabanguhan yung damit na sinusuot natin. Nabanggit sa hadith, wallahi al-azim, no? Sinabi ng Rasul, sino mang babaeng lumabas at magpabango at maamoy ng mga kalalakihan, tinuturo siyang zanya, mapangalo niya. Kasi napupukoy niya yung fitna. Okay? Napupukoy niya yung sakit sa puso. Naaakit yung lalaki. So iwasan yung mga sisters. Sabi din sa ibang hadith, sino mang babae na tutungo sa masjid na nahaluan yung kanyang kasuotan ng pabango, hindi sa kanya tatanggapin ang kanyang sala hanggang siya ay bumalik sa kanyang tahanan at tanggalin, maghugas o magmaligo o tanggalin yung pabango sa kanyang kasuotan. So napaka panganib. Yung mga sisters natin, hindi nila to alam. Hindi nila namamalayan na pumupunta sila sa masjid upang magsala ng Salatul Jum'ah o di kaya Salatul Eid, na meron silang nalalabag, nagpapabango. Subhanallah. Minsan dumadaan Eid. Yes, Eid. Nagsusuot tayo ng magarang. Pero sisters, huwag kang magpabango. Labag yan sa Islam. Makakafit na ka. Yan yung pinabawal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. At ayon sa hadith, hindi magiging tanggap ang iyong salah kapag ikaw tumutungo sa masjid na nakapabango. Subhanallah. Bakit ka magpupunta sa masjid? Upang gumawa ng pagsamba. Kaluguran ni Allah, hindi para Subhanallah. Akitin ang ilan o makafit na sa mga kalalakihan. Di ba? Subhanallah. So iwasan natin yan. Dapat alamin natin, unawain natin ang panuntunan batas ng relihiyong Islam.